Yon, what's up ulit mga pamangkin? Ako pa rin ang inyong Tito Masao at welcome ulit sa aking channel. Ngayon naman, gagawa tayo ng crispy pata. Napakadali lamang nito, basic na basic. Siyempre dito, meron tayong inihandang pata. Yan. Nilinis ko na, kita nyo naman, pagkakapute. Yan, no? Dalawa siya kasi walang mabiling isa. Yan. Ang unang prosesong gagawin natin sa ating crispy pata, atin muna siyang ilalaga. No? Papakita ko sa inyong ingredients kung para kung paano ito ilalaga. Kukuti lang naman, kaya okay lang. Pero lagyan mo muna ang iyong pata sa loob. Yan. Tapos, sibuyas. Isang malaking sibuyas, sinati ko lang yan. Biniya ko lang. Tapos, bawang, bahala na kung gaano karami ang gusto mo. Yan. Pinitpit ko lang yan. Tapos, lagyan mo ng bay leaves. O dahon ng laurel. Kung papakaramihan, hanggang mga 4-5 piraso, kaigi na yun. Tapos, buong paminta. Tantsa-tantsa na lang, bahala kung gano'ng karami gusto mo. Malaki ka na. Tapos, asin. Bahala kung gano'ng karami asin gusto mong ilagay, dahil mamaya naman, pagkatapos nating ilaga, lalagyan po ulit natin ng asin ito. O, yan. Tapos ngayon, ang sunod, lalagyan mo ng tubig. Kailangan ng tubig sapat para lubog yung pata. Ano? Kaya kailangan sa medyo malaki din kalderong gagamitin mo. Ngayon, ilalaga natin ito siguro mga isang oras mahigit. Isang oras kalahati siguro, mga ganun. Pero huwag nyo rin i-overcook. I-check nyo dapat para hindi ma-overcook. Dahil pag na-overcook, hindi maganda ang kakalabasan ninyong crispy pata. Ano? Tapos, dapat maingat ka sa paggamit ng iyong lutuan. Dahil na magagalit ang misis. Tapos yan. Babalikan natin mamaya, mga isang oras mahigit, para check natin kung malambot na yung pata. Pagkatapos nun, tuturo ko sa inyo yung mga sunod na prosesong gagawin natin. A few moments later. Ora na, mga pamakanan, no? Inabot ang isang oras mahigit, isang oras at 20 minutes. Bago lumambot ang pata. Ngayon naman, ating papalamigin, papatuluin, papalamigin bago i-bake. Kailangan talagang palamigin bago i-bake. Para maging mas crispy, no? Tapos na, ating i-bake mamaya pag napalamig. Papatuyo eh, papalamigin. At yan, i-bake na. Ayos na yan. Ayan, mga pamangkin, malamig na, ano? Na-preheat ko na rin yung oven. 200 degrees. Mainit na yon, kaya ilalagay ko na sa loob. Hindi ko kabisado ang oras, kaya after mga 30 minutes, i-check ko kung okay na. Kung ayaw nyo sa oven, pwede sa turbo. Kung ayaw nyo sa turbo, pwede nyo naman pirituhin 2 times. Ganun lang yun. And ito na nga mga pamangkin, ano. Bali kanina, inilaga natin ang pata. Tapos, nilagay natin sa oven. Binake ng 200 degrees sa loob ng parang mga isang oras mahigit, 1 hour and 5 minutes kata, parang mga ganun. Tapos, eto na siya ngayon, nung matapos nating i-bake. Yan. Nagpainit na ako ng mantika. Ito pa yung isang pata kanina, ano. Pero, mamaya muna itong gagawin. Ito muna gagawin natin ngayon. Ito muna isa. Nagpainit ako ng mantika. Ngagawin natin sa mantika, ibubuhusan natin dito sa pata. Ano? Mas maganda itong prosesong to kumpara sa deep fry kasi yung mantika medyo
Bawas. Ika nga, hindi masyadong ganun kamantika ang nangyayari. Kasi ibubuhos mo lang naman eh. Nga, ibubuhos ko na. Dapat merit na merit ang mantika, ano? Nakikita nga yan, puputo ka na, ano? Kita nyo, yan. Dapat, balik ka rin mo. Kasi yung kabilang side naman. Ang prosesong ito, pwede rin sa crispy ulo, crispy liempo. Kahit anong gusto mo pa-crispy, pwede yung prosesong yan, ano? Hindi sa pata lang. Yung mga kabila, ang ating papaputukin. Mayroon pa natang kumain pa, mali na. Mayroon pa. Distansya lang, amigo, at dahil nang napakainit ito. Tapos niyan, cool down. Palamigin mo lang ng saglit para mas lalong humrispy. Kasi mas crispy yan pag medyo malamig na. Yan, nakita nyo. Kung gaano ka-crispy ang crispy pata ni Tito Mazel. Kaya ako sa kuwali nilagay nga pala sa wok para gagamitin siya ang gagamitin ko sa isang pata. Good idea, no? Yan na, ang crispy pata ni Tito Mazel. Dadan! Huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe. Baka naman kayo for panood, hindi kayo subscribe. Subscribe din, ha?